Isa na namang comment ang natanggap natin mula kay Oliver Cries na maganda po ang kanyang sinabi dito. Natiyak na pwede natin kapulutan, no? Pwede maging tip po sa atin ito kung paano nga ba tayo magkaroon ng malaking offer mula kay G-Loan GCash. Feeling ko talaga, bukod sa G-Score, binabase rin ng company yung overall amount transaction ng account mo. Doon siguro binabase yung capable ka ba magbayad kung malaki yung offer nila sa'yo. So kahit 600 plus G-Score mo, tapos yung overall amount transaction ng GCash account mo from the beginning, eh mababa lang, pababa lang din ang i-offer nila sa'yo. Kaya siguro yung iba kahit 500 plus pa lang, pero malaki lumalabas at pasok sa GCash nila, eh nauofera ng malaki sa borrow features ng GCash. Maraming salamat, Oliver Cries. Craze, ayan, Oliver Craze, ha? Alam nyo kasi, di ba pag maglo-loan po kayo sa banko o sa kahit kanino, normally sa banko talaga, normally, 3-month payslip ang hinihingi nila sa'yo. Dito nila malalaman kung meron ka bang capacity to pay. Sa case naman ng GCash or G-Loan, mga kaibigan, wala silang hinihingi sa'yo na payslip. Ibig sabihin, ang tanging basis nila ng pagpapahiram sa'yo bukod sa G-Score ay yung lumalabas at pumapasok sa iyong GCash wallet. Malaking bagay po na may malaking pumapasok sa inyong GCash. Ibig sabihin, meron kayong consistent buwan-buwan na natatanggap na pera. Pumapasok sa inyong GCash wallet. Ibig sabihin, ito po yung gagamitin ni G-Score o ni GCash para bigyan kayo ng eligibility ng mataas na offer. Maraming salamat sa iyo, Oliver Craze, ha, sa tip mo na yan. Oo nga, tama ka, may point ang iyong comment. Kaya dapat lang na-share natin sa lahat. Kung meron din po kayong insights, please comment down below. Babasahin po natin yan at isi-share po sa lahat ng mga subscribers ng DJ Chico. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.